The Queen of the Sea Train Disaster. Nangyari ito noong December 26, 2004 sa Telwata, Sri Lanka. Ito ang pinakagrabing nangyari sa buong mundo na kung saan 1,700 ang namatay na dulot ng trahedya sa tren. Alam ba ninyo na nasaksihan ito ng isang local woodcarver maging ang kanyang pamilya mula sa kanilang bubungan? Ang mga sumakay sa unang biyahe ng tren galing Colombo noong December 26, 2004 ay papunta sa Timog para sa isang importanteng pagtitipon ng mga Buddhist para sa New Moon Holiday. Ang ruta ng tren ay papunta sa kanlurang bahagi ng Sri Lanka malapit sa coastline at makikita ang buong karagatan. Ang popular na tren na ito ay tinawag nilang Queen of the Sea. Sa bandang Telwata, sa hilagang bahagi ng galye ay biglang tumigil ang tren dahil inaantay ng driver ng tren ang signal na magbago dahil isang malaking alon ang paparating. Agad-agad namang umalis ang mga pasahero at nagpunta sa mataas na bahagi ng railway line. Ang tren ay nagsilbing proteksyon sa mga pasahero. Ang iba ay nagpunta sa likod na bahagi ng tren at ang iba ay umakyat sa bubungan ng tren. Ang alon ay unti-unti ring nawala at natigil. Ang nangyaring alon ay isang tanda ng isang tsunami na kung saan ay hinigop ang mga tubig sa Pampang at masasabi pa din na destructive ang nangyaring alon na nasagupan ng mga pasahero. Walang kaalam-alam ang mga pasahero na kasalukuyang nasa Telwata na may naganap na malakas na paglindol sa Indonesia at paparating na ang isang tsunami. Biglang nagkaroon ng pangalawang alon. At dito na naabot ang buong nayon sa Telwata. Nahugot ang mga punong kahoy at nabaha at naging parang isang lawa. Ang tren naman ay naagos paalis sa kanyang railway at tumaob. Ang 8 dibisyon ng tren ay napasukan ng tubig at ang mga pasahero nito ay nalunod. Kaunti lamang ang nakasurvive sa trahedyang ito. Nang matapos at bumaba ang tubig, nakita ng otoridad ang mga bangkay ng mga namatay na mga pasahero. Ang tren ay napasukan na din ng mga puno na nahugot na dulot ng tsunami. Ang mga pamilya at kaibigan ng mga biktima ay hindi inakala na mangyayari ang trahedyang ito sa bansa ng Sri Lanka sa isang importanteng pagdiriwang. Sa Telwata, maraming katawan ng pasahero ang hindi na rin na-recover ng otoridad at ang iba ay hindi na rin nila makilala. Ang kapulisyahan ay nagpakita ng pagpapakilanlan ng mga na-recover nilang mga katawan ngunit ang iba ay hindi na rin na-claim ng mga kaanak. Ang mga unclaimed na mga katawan ay kinuha na nalang ng litrato at kinuha na ng fingerprint at binigyan ng matiwasay na burol ng mga Buddhist monks. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, mag-like, comment, at subscribe na!